So, dahil nauto ni Soriano. Maniniwala ka ba dito? Holy Inquisition daw? Banal na pagpapapatay? Dok, pakinggan niyo mabuti. Nagkataon lang, nag-aral po ako ng kasaysayan ng relihiyon. Mm-hmm. Ang Katoliko po ang kauna-unahan sa mga relihiyon na gumagamit ng pagpatay sa tao para lang sila'y makapaghari o makakumbinsi. Ng... Yan. Ang Katoliko lang daw ang gumagamit ito na nagpapatay ng tao para makakumbinsi o sila yung maghari. Ano yung konsepto nito ni Brother Eliseo Soriano, mga kapatid? Kaanib sa kanila, isa ang Katoliko sa mga gumamit niyan. Mm. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Hinduismo. Mm-hmm. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Budismo. Mm-hmm. Wala rin akong nabasa sa kasaysayan ng Protestantismo. Yan. Sabi ni Eliseo Soriano, wala daw siyang nabasa sa kasaysayan ng Hinduismo, ng hanggang sa sabi niya, pati sa Protestantismo, wala daw siyang nabasa sa kasaysayan. No? Eh, paano ba kasi mga kapatid, ang history, ginagawang his history. Eh, for sure talaga wala kang mababasa diyan. Kahit na tumalon man yung mata mo palabas, wala ka talagang mababasa sa his story mo. No? Ito, dahil yung kanya palang mga kapatid na pagkakaunawa sa patungkol po sa Holy Inquisition ay ganito, pagpapapatay daw ito sa mga tao. Yan. Na meron silang aral na papatayin yung ayaw man. O, aral daw ito ha. Meron daw tayong aral mga kapatid. Ibig sabihin, this is also stated in the Catechism of the Catholic Church. Ang tanong, sa mga MCGI na nakikinig ngayon, saan mababasa sa Catechism of the Catholic Church na pagpapapatayin ang mga tao para maghari ang simbahan, para maging member ang isang tao? Saan yan? No? Kasi isa yung malaking pagsisinungaling. Yan. Niwala. Sa Katoliko, meron po ang tawag doon, Holy Inquisition. Kita mo? Sa dinami-rami ng mga tao na nasa lugar na yan, panigurado, marami ang nalaso ng utak, marami ang nauto sa pagkakataong yan. Kita nyo mga kapatid, kapag talaga hindi tayo mag-aral sa ating pananampalataya, tapos ganito yung tagapagturo, gagamit lang ng kanyang kapal ng mukha at magsalita sa gitna na para bang authoritative yung kanyang pagsasalita, ipaparamdam sa iyo na kailangan maniwala ka, ano ang mangyayari? Lagot ang kaluluwa ng tao. Kaya nga ito po, salamat sa Team Patag dahil ito, ipapaliwanag ng Team Patag ang maling konsepto ni Eliseo Soriano. O, banal na pagpapapatay. Yan, banal na pagpapatay para sa kanya. Santa Inquisition. Ayan, Santa Inquisition daw, sabi niya. The Holy Inquisition. The doctrine of the Catholic Church to kill. Yan, sabi niya, the doctrine of the Catholic Church. Doctrine, ha? Saan? Ipakita mo sa amin anong paragraph ng Catechism of the Catholic Church para mabasa namin. Kasi wala pa akong nabasang ganyan sa Catechism of the Catholic Church. Meron lang ngayon na sinabi mo dahil yan ay istorya mo. No? Hindi yan totoong aral ng Katoliko. Kaya nga ito ang mali sa mga Katoliko na kapag sila ay may kalituhan, may katanungan, bakit doon ka magtatanong kay Soriano? Bakit doon ka magtatanong sa mga Pastor Baptist? Bakit doon ka magtatanong sa ibang mga sekta ng pananampalataya? Magtanong ka sa Katoliko mismo. Eh baka sasabihin, eh nagtanong na ako, walang nakasagot. Sigurado ka, isa lang ba ang pwede mong pagtanungan na Katoliko? Marami. Did you really inquire, acquire the knowledge na kinakailangan mo? Baka hindi. Hindi ka naman siguro nag-inquire, hindi ka naman siguro nag-ask. Tapos, ito pa ang masama dito mga kapatid, dating Katoliko sinisiraan ang pananampalatayang Katoliko dahil nauto ni Soriano. Maniniwala ka ba dito? Holy Inquisition daw? Banal na pagpapapatay? Doktrina ng simbahan? Saan yan? Anong paragraph ng Catechism of the Catholic Church yan?
sa lahat ng mga MCGI na nakikinig ngayon, ilatag nyo nga anong paragraph ng Catechism of the Catholic Church, kung meron man, kung hindi yan sinungaling o hindi yan pagsisinungaling, sige, ilatag nyo para makita natin ang katotohanan dito. The heretics. Oh, the heretics. So, yan, siya naman talaga yung heretic. Eto, pakinggan natin mga kapatid. Team Patag, headed by Brother Dwayne Cartujano. Kasama niya po dyan si Seminarian si Seminarian, ano ba ito? Arsenal? Yan. Kasama niya po dyan mga kapatid sa pag-discuss nito. Yan. Cernal, I mean. So, Seminarian Edwin Cernal with Brother Dwayne Cartujano. No? Sa team, sa Patag po mga kapatid. Yan po ay na-live sa Pamati Facebook page at sa Spirit FM 88.1 Rojas. Ito po, pakinggan natin. Sabi ni Brother Eli, yung Holy Inquisition daw, isinali niya ito bilang banal na pagpapatay. Banal na pagpapatay. Medyo anong reaction mo dun? Parang matawa ka o nalungkot ka? Medyo nalungkot, brother. Na medyo matatawa. Matatawa. Okay. Ang tanong po. So ang ayan po, napanood po ninyo sa video yung Holy Inquisition daw ayon sa kanya, isinali niya ito bilang banal na pagpapatay. Ayun, dapat malaman natin ano ba ang kahulugan talaga ng tinatawag natin na Inquisition. Ito po, tingnan po natin sa diksyonaryo. Sa dictionary po, ipapakita po natin sa screen ko anong ibig sabihin ng salitang Inquisition. Yan. Ikaw na seminaryan na Edwin Sir na lang magbasa. Anong ibig sabihin ng Inquisition sa pinakaunang definition po? The act of inquiring or examining. Ayan. So, pagpapapatay ba yan? Hindi po. So, it's only the act of, you know, questioning something. Okay. So, dyan pa lang, maling-mali na yung naituro ni Ginoong Elisoriano doon sa mga nakikinig at nagtatanong sa kanya. So, hindi po banal na pagpapapatay ang ibig sabihin ng Inquisition. At sunod po, meron bang doktrina or aral ang simbahan na ipapatay yung mga heretics? Sa tingin ko, hindi lang si Elisoriano may problema sa kanyang kaalaman sa Biblia or sa Scripture. Maging sa kasaysayan or history, meron din siyang palpak or kapalpakan. Yan. Ito na, isinualat na ni Brother Dwayne Cartujano, hindi lang ito sa Scripture o sa Bible may diferensya si Elisoriano, maging sa history. Meron din siyang malaking problema dito mga kapatid. Iba kasi Seminarian Cernal yung tinatawag na history at saka yung his story. Yeah. Yan. Kung meron kayong aklat nito, ito po, papakita po natin sa screen. Kung nakikita po ninyo, ito po ay isinulat ng isang dalubhasa sa history or hindi history ah, kundi history or kasaysayan si Professor Dr. Diane Mukhzar, no, sa kanyang aklat na Seven Lies About Catholic History. At dito po sa pahina or pages 88 to 89, ganito po ang atin mababasa. At dito po natin malalaman kung totoo nga ba yung sinasabi ng iba na yung Catholic Church ang umuutos ng pagpapapatay doon sa mga heretics. At dito natin malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang Inquisition. Ito po sa pages 88 to 89 po. At ikaw na po ang bumasa, Seminarian Cernal. Wala dito hanggang dito po. One of the most famous inquisitors, Jacques Fournier, the future Pope Benedict XII, who interviewed some 930 suspected heretics during his career, never used torture. Ayan. Ayan, ha, maliwanag ha? Never used torture.
Continue. He got all the information he needed through skill and not force. Ayan. He assigned various penalties to those judged guilty, ranging from making a pilgrimage of wearing a cross to exile or imprisonment. 42 heretics he turned over to the secular authority for execution. The church itself did not execute. Ayan, maliwanag yan ha? Yes. When a crime was judged worthy of death, the criminal was turned over to the state with a request for mercy, since the crime in most such cases challenged secular authority in some way or was even considered high treason, the request for mercy was usually ignored. Ayan. So, gumamit ba ng torture yung simbahan o hindi? Hindi. Oh, yung simbahan ba nagpapapatay? Hindi po. Oh, baliwanag na yan. So, yan ang totoo. Yan ang katotohanan sa history na batay mismo sa pagsusuri ng isang dalubhasa sa kasaysayan at merong doctorate. Eh, si Ilie Soriano kasi inamin niya doon sa isa sa kanyang mga videos na kahit yung pag-aaral sa Hebrew at saka sa Greek, eh, pinapakialaman niya eh, kahit hindi niya alam eh. Yun po mga kapatid ha. Tamang-tama yun mga kapatid na pagpapatunay po natin that this Eliseo Soriano ay isang taong pakialamero. Yan. Nakikialam po siya sa bagay na hindi niya alam. Inamin niya naman talaga yun. Nasabi niya kahit Hebrew at saka Griego, pinakikialaman ko. Sabi niya, Keko, kahit ako'y walang pinag-aralan, kahit pati Hebreo at Griego, pinakikialaman ko. Pakialamero na po yan mga kapatid. So, huwag mong pakialaman. Dapat pag-aralan. No? If you truly concerned to the context of the Bible that you need to deliver it correctly, you should to study. Not to interpret by your own at makikialam ka sa bagay na hindi mo alam. Yun. Kaya nga itong kabagsakan niya naman ngayon, Holy Inquisition, ginawa naman siyang banal na pagpapatay, never po. Sa doktrina ng simbahang katoliko na merong banal na pagpapatay. Holy Inquisition, it is Holy Inquiry. No? Investigation po ang nangyari. Hindi po pagpapatay. Isa po yung malaking kachismisan. No? Chismoso at chismosa lang ang maniniwala na Holy Inquisition ay pagpapatay sa mga tao. Klaro po yan mga kapatid. At klaro yan sa lahat ng mga taga-MCGI na mali naman ang turo ng inyong puno. Yan, gising sa katotohanan. Huwag nang padadaya upang hindi talaga madaya sa pananampalataya at hindi ka madaya sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Yan, sa Diyos po ang lahat ng papuri.